Yan mga idol, bali sa video natin na to, tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng transmission filter or strainer ng Toyota Revo. Yan mga idol, na-drain ko na pala yan, yung 14 na millimeter na drain plug, niluwagan ko na, sabay yan. Niluluwagan ko na yung gis sa palibot ng crankcase ng transmission. Ayan, luwag-luwag lang. Bali dyan, magtitira lang ako ng mga dalawang tornilyo muna. Yan, sabay tuk-tuk-tuk-tukin lang natin para kasi yung ano kumawang. Siyempre sa tagal ng panahon na hindi yan nakakalas, eh kapit na kapit yan. Alalay lang mga idol sa pagkakalas kasi pwedeng bumulwak yung laman pa niya na ATF sa loob. Yan mga idol, malapit-lapit na yan. Dahan-dahan lang ha. Dahan-dahanin lang natin. Alalayan ng isang kamay. Dahan-dahan lang. At ayan na nga, naibaba na natin ang dahan-dahan, hindi tayo natapunan ng ATF sa mukha. Bali yan ang itsura ng crankcase ng transmission. Ito naman yung transmission filter or strainer na tinatawag. Tignan nyo yung magnet, dumikit na dun sa strainer. Ang daming sludge, daming rebaba na galing sa transmission. Bali dito naman idol, nililinisan na natin yung crankcase gamit yung gasolina na may diesel. Pinunas-punasan natin gamit ng basahan para matanggal yung dumi. Yan, bali dito mga idol, ginamitan natin siya ng power spray. Para malakas kasi ang pressure niyan eh. Maganda nga palang panlinis din yan mga idol sa mga pyesa ng ating mga sasakyan. Hindi lang pang car wash palagi. Bali dito naman idol, tutuyuin natin siya. Bubugan natin ng hangin.
Maganda nga kung may blower eh, may initan din natin siya para talagang walang moist o walang tubig na didikit sa crankcase. Ito nga pala itsura nung after natin malinisan gamit nung gasolina may crudo sabay power spray. Yan mga idol, linis na, mas malinis pa sa clean. Dito naman mga idol, gumamit tayo ng beta gray or silicone gasket maker para syempre pang sigurado lang na hindi tatagas. Dito ikabit na natin yung transmission filter or yung strainer. Itong higpit lang pala tayo dito mga idol, 8 lang kasi na bolt yan eh. Natin yung crankcase na dinikitan natin o nilagyan natin ng silicone gasket maker na beta gray. Dahan-dahan, siguro doon nakasentro yung pinaka tubo na dinadaluyan ng dipstick. Isa-isahin natin ilagay yung tornilyo hanggang sa mag-sentro na lahat ng tornilyo. So, ginamitan natin siya ng torturing sequence o yung tamang paghihigpit. Hindi dire-diretso na paikot yung higpit. Salasalabat, salusalungat, dulo-dulo. Yan mga idol, kita natin yung drain plug. Yan bali, dyan nagtatapos yung ating video. Mga idol, maraming salamat sa panonood.